Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay meron pong negosyo at gusto nyo lumakas ang negosyo ninyo, lalo-lalo na sa mga nagaganap sa ngayon. Pero tunay naman na lahat talaga ng negosyo ay naapektuhan. Talagang mahina po talaga mga bossing. Ito pong aking share sa inyo ay isa sa mga sangkap lamang na maaaring lumakas. Napakasimple lamang po nito mga bossing at nasa inyo kung naniniwala kayo sa ganito mga bossing. Pwede rin po nito sa, hindi lang sa negosyo, pwede rin po ito sa main door po natin upang sa ganon hindi tayo malasin, hindi tayo yung kumayod kalabaw ka man eh, hindi yung sobra-sobra, yung talaga namang mapapasigaw ka sa langit sa sobrang mga pagsubok na pinagdadaanan. Kumbaga ito'y makakatulong upang sa ganon, kung may mga malas sa darating sa inyo, masasala po siya, hindi ganon katitindi mga bossing. Kung naniniwala po kayo, kung kayo po hindi naniniwala, ay huwag niyo po itong tatangkain gawin dahil maaaring hindi po ito tatalab sa inyo. Kailangan may lubos kang paniniwala. At kung ikaw ay gagawa ng ganito, kailangan yung masaya kayo, hindi yung napipilitan. Dapat hindi kayo, wala kayong toyo, wala po kayo, kumbaga nasa mood po lagi kayo kapag gumawa kayo ng ganito. Nasa mood po kayo kapag gumawa kayo ng ganito. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga itong mga pamamaraan ay mainam na subukan niyo po itong gawin. At ito po mga bossing ko, kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala sa mga itong mga pamamaraan. Kung naniniwala ka sa mga itong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Share sa inyo mga bossing ko ay isa sa mga subok na kasi meron akong pakilala malapit sa akin at ito po mga bossing ko ay hindi ko babanggitin na lang kasi baka mabanggit ko pang pangalan, nalintikan ako. Ngayon po mga bossing, mainam na subukan niyo po ito kasi ito nga po ay nasaksihan ko na dito sila nagsimula. Ngayon po mga bossing, pero syempre mga bossing, baka gumawa kayo ng ganito tapos asahan niyo ay ganun din. Time will come. Dumating yung panahon na kumbaga unti-unti, hindi bigla-bigla mga bossing. At ito po yung sipag at syaga din. Ngayon po mga bossing, ano po ba ito? Kailangan natin ng isang bugkos, isang tali na ganyan na malaki na lemongrass or tanglad. Hindi yung putol-putol mga bossing ha, kailangan isang bugkos mga bossing. Ngayon po mga bossing, punta ka sa palengke, marami po niyan mga bossing. Sa palengke, dito nga po sa may palengke, may mga isang bugkos na ganyan, nakatali po siya. Huwag niyong aalisin sa tali, hayaan niyo lamang po siya mga bossing. Ituturing natin itong isang bugkos na salapi o isang bugkos na swerte, isang bugkos na pera. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka lamang po ng taimtim sa pamamagitan, sa may silangan ha, ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, never po tayo nagtuturo ng hapon. Dito po lagi tayo sa ano kasi pampaswerte po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, umarap ka sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, hawak niyo po yung isang bugkos na lemongrass or tanglad. I-wish niyo po dito na sa pamamagitan nito lalakas ang inyong negosyo, papasok ang walang humpay na swerte, mababago ang takbo ng inyong pamumuhay, makakabayad sa mga pagkakautang, at kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan sa ngayon ay masusolusyunan. Gagaan ang pasok ng swerte, hindi yung parang pahirapan para lang kayo ay swerte na napakadali para malasin, pero pagdating sa usapin ng swerte ay napakahirap. Bagay parang feeling po ninyo eh, parang lagi na lang kayo minamalas, kaya mas mainam mga bossing ko, dito tayo sa laging swerte. At doon ay pagaganahin nyo inyong law of attraction, kung anong iniisip, anong salitain, kung anong nararamdaman, yan po yung magaganap basta't may lubos na paniniwala. Ngayon, mag-wish ka na ng mula sa puso po ninyo kung anong nais po ninyong i-wish, at i-wish din po syempre natin ang lahat ng malas natin ay mawala na sa buhay po natin. At pagtapos yung mag-wish, isabit nyo po ito ng pulang panali. Kailangan pulang panali mga bossing, isabit nyo po siya sa may main door or kaya sa may main entrance sa inyong negosyo or malapit sa kaha, yung isang kumpol po or isang bugkos ng ating lemongrass. Proven po yan mga bossing. Basta may paniniwala ka sa mga ganyang mga pamamaraan. Kasi madalas po kasi yung bang tipo na may toyo ka, gumawa ka ng pampaswerte, nag-wish ka pero hindi ka nakapag-focus. Kaya ako mga bossing, tuwing umaga, iniiwasan ko na magkatoyo or maging negatibo kasi pasimula ng umaga, kumbaga mahirap po na kayo po ay magkakaroon ng toyo. Ngayon, kagagawa ka ng pampaswerte, hindi po yan tatalab kasi hindi, kumbaga nadidistract ka dahil ikaw nga ay may toyo, nadidistract ka instead na makapag-wish ka na mula sa puso, nawawala ang concentration ninyo kasi nagkatroon nga kayo ng toyo. Kaya kailangan, kapag gumawa ka ng pampaswerte, nasa mood, wala
ng toyo at gustong-gusto nyo ang gagawin yung pampaswerte. Ngayon po, isa po yan sa proven na maswerte dahil meron akong malapit sa akin na nagsimula po dyan. Yung kagaya na kinukwento ko lagi po sa inyo, nagsimula sila sa scratch. Talagang walang-wala mga bossing, may nagbigay lang sa kanila ng tanglad. At kinarir nila, favorite nila ang tanglad mga bossing. At ultimo ngayon, marami sila mga tanim na tanglad at meron din sila nakasabit sa kanilang negosyo. Ang negosyo po nila, parang printing press, parang ganun. Tapos meron din akong kakilala, meron silang, nagsimula sila sa bangketa, ngayon meron silang maganda ng maayos na yung pwesto nila na restaurant. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala kayo sa mga gato mapamamaraan, lumarga po kayo. Pero kung kayo may alilangan, ay siya, huwag nyong pilitin ang inyong sarili. Kailangan kayo po muna ay may lubos na paniniwala. At ganun din, kung halimbawa meron kayong mga pampaswerte, mga ganyan, hindi lamang po sila dekorasyon sa loob ng ating tahanan. Haplo-haplo sa inyo, ako po mga bossing, tuwing umaga, meron akong binasa na bimpong. Binasa ko lang sa gripo. Ngayon po, nilagyan ko ito ng langis ko. Pampaswerte. Punas. Sabi ko, swerteng kayo. At lahat ng mga, halimbawa sa online naman, lahat ng sino man mga magiging bossing ninyo, ito pa rin ang lahat ng mga pangarap sa buhay. Pero syempre mga bossing, baka po pukit kayo nagkaroon ng mga pampaswerteng ganyan, naka-order po kayo. Tapos maaasa na po tayo na bigla tayong yayaman, wala pong ganun. Yan po mga bossing ay makaka-attract lang ng swerte or makakasala ng kamalasan. At kailangan po mga bossing, nasa inyo pa rin yung mga diskarte para kayo ay magtagumpay. Unang-una, halimbawa, meron kang damitan. Kasi ito rin yung mga nasaksihan ko dati at ito rin ang ginawa ko dati. Halimbawa, may damitan ka, tumal. Bago-baguhin mo yung pwesto ng inyo pong damitan. Or kaya meron kayong bigasan, halukayin nyo yan. Tapos mag-wish ka, lagi masasabihin sa inyo ano, na mabenta na kayo, magkaroon ako ng malaking benta. Ganun po mga bossing. Gagalaw-galawin nyo kasi minsan may mga pwestong mali, may mga alat na pwesto, kung naniniwala kayo, kasi naniniwala ako sa ganyan. Ganun din po yung halimbawa, meron akong damit na malas, yung mga ganyan. Kaya kapag malaking benta ko, kung anong damit kong yun, nilalaban naman mga bossing, pero yun lagi ko sinusuot. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala kayo sa mga ganyan mga pamamaraan, ay mainam na subukan nyo po ito. Proven po yan ang maswerte, basta't may lubos kang paniniwala, sasabayan natin ang sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon, at sabayan natin ang ganito mga pampaswerte. Yun lang po mga bossing, salamat po.